Hello mga kabis lahat! Magandang tanghali, magandang hapon, magandang araw, magandang tanghali sa lahat. And this is In Life Is Lahat. So for today's video, maglabas ako ng hinanakit. Charot lang. Ilabas ko yung hinanakit or pagbubuntunan ko kayo ng agang hinanakit dito. Charot. So story time tayo mga kapislat, dahil wala akong video nga nagawa this last week, ngayong week. So story time tayo. So kagabi, ay saglit lang pala, bago ako magpapatuloy sa mga hindi pa nakapag-subscribe at nakapag-like ng aking channel, baka naman kung like ninyo yung mga ganitong klaseng kwento ng buhay o ganitong klaseng content, baka naman pa-like at pa-subscribe. Bilhin nyo na rin para updated kayo sa mga videos na i-upload ni Inday Pislat. So, wala nang intro-intro na. Magpapatuloy na ako sa aking mga hinanakit or pagbubuntunan ko na kayo ng mga hinanakit na dinadamdam ko dito na hindi ko masabi-sabi sa lahat. Charot! So, kagabi, story time tayo. Sinabi ko na, di ba? So, kagabi, yung nag-ano yung amo ko ba, tinuturuan niya yung aking alaga magbasa. So ang pangit naman mga kapislat, o di ba mga guys, ang hirap naman sa kanya kasi gusto niya kaagad na yung tinuturo niya ay makuha kaagad ng bata. Parang hindi siya dumaan sa pagkabata, di ba? Charot, saglit lang, nahuhulog na ako. Parang hindi siya dumaan sa pagkabata kasi gusto niya ba yung tinuturo niya sa kanyang anak ay makuha kaagad. O yung anak niya ay apat na taon, yung gusto niya yung mabasa agad, yung mga gusto niyang ipabasa. Para bang hindi na kailangan niyang magantay ng hindi niya pwedeng ipagpabukas or ipagpaliba na unti-unti o dahan-dahan gusto kaagad matutunan. Charot, parang gabi-gabi ko nang dinadamdam na parang gusto ko nang magwala, na hindi ko magawa, na pinipigilan ko dahil may gusto pa akong abutin. Charot. O di ba? Parang pinipigilan ko lang yung aking sarili, na syempre hindi naman ako makikialam kasi usapang mag-ina nila yun. So, ano niya yun sa kanyang anak. Pero yung sa akin lang kasi, kasi mga kabislat, wala akong room. Kung sa kakapa, mag-aalas 11 na na ng ating gabi, hindi pa tapos yung pag-aano niya, pagtuturo niya. At saka yung bata, pinipilit niya ba? Saka ako na walang kwarto na yaya ng kanyang dalawang anak. Anak, tahimik lang ako kasi hindi ko naman yun obligado lahat, na hindi ko naman alam ituro yun sa kanyang anak kasi Chinese nga yung letter, hindi ko alam basahin at isulat pa ba. Di ba? So yung sa akin lang ba, pwede naman niyang dalhin doon sa kanyang kwarto, at kung gusto niyang turuan yung anak niya ng matagalan, ng magdamagan, doon sa kwarto niya. Huwag yung bang ang sakit isipin na para kang pinipigilan mo yung galit mo na hindi ka sumabog. Gusto mo lang anuhin ba, na pwede naman niyang dalhin doon hanggang magdamagan sila, mag-iyakan sila. Kasi pinapatulog ko na yung anak, maliit kong alaga. Ipagkunting iyak nung kapatid niyang apat na taon, gigising na siya. Kailan pa siya ulit na matutulog? Alas 11 na ng gabi. So, parang wala siyang balak na matulog kami. Or pag nagagalit siya sa isa, madadamay kami lahat, damay-damaya na. O diba, ang hirap maging yaya. So, sa mga gustong maging yaya dyan, siguraduhin nyo talaga, huwag kayong okay na lang, not okay at yes and okay, yes and okay. Siguraduhin nyo na may kwarto kayo. Wala kayong kasamang matanda. Ay, Diyos ko, minyo, sakit sa ulo. Tatanda ako nito. Sakit sa ulo. Pag may kasama kasi kayong matanda at saka wala kayong kwarto, yun ang pinakamahirap. Na may gusto kang sabihin na hindi mo masabi-sabi, na pinipigilan mo yung sarili mo dahil may gusto kang, sabi ko nga sa inyo, may gusto. Yung mga, ang hirap makibagay, ang hirap tumira sa isang bahay na ang liit-liit na nga ng bahay, tapos muntik nang magkasalubong ang iyong noo. Tapos wala kang kwarto, tapos ka na sa trabaho mo pa, pero hindi ka pa pwede mapahinga. So alam niyo ba yung pinakamalala na ginawa ko kagabi? Tumayo ako na nagsilbon ako doon sa kitse ng bahay ng amo ko.
Di bali, sabi ko sa sarili ko, di bali, i-terminate mo ako. Kung i-terminate mo ko, okay lang kasi ikaw yung magbabayad sa akin, charot. So, yun yung mga naiisip ko na ang hirap pag na nangamuhan ka na wala kang amo kasi mapipilitan ka talaga sa mga bagay na hindi mo gusto o siya doon na nagtatapos yung aking mahiwagang mga consummation na sinasabi sa inyo. Hanggang sa susunod, magandang araw!